Ilang araw matapos sa madugong raid sa Ozamis City, isa nagpakilalang hitman di umano ng pamilya Parojinog ang lumutang. Kasama raw siya sa grupong binuo ni Mayor Reynaldo Parojinog Sr. na dawit di umano sa samot-saring krimen tulad ng bank robbery at iligal na droga. Mari naman itong itinanggi ng pamilya Parojinog. At live mula sa Ozamis City, may report si Rida Reyes. Rida. Ivan, na natuntun kanina ng GMA News ay ang isang nagpakilalang dating hard killer di umano ng pamilya Parojinog na nagpapatunay di umano ng malawak na koneksyon daw ng pamilya hindi lamang sa kalakaran ng iligal na droga kundi sa iba't ibang trans o iba't ibang organized crimes. Siya si alias Ronald. Nagpakilala siya sa GMA News bilang dating tauhan umano ng pamilya Parojinog. Kwento ni alias Ronald, 17 anyos pa lang daw siya noon nang unang isinama ni Mayor Reynaldo Sr. sa grupong binuuraw nito para magnakaw sa mga bangko. Marami na kaming mga nirarabiro rin sa Manila tapos umuwi kami dito sa Mindanao. Dito namin perti-partihin yung mga kinuha naming pira sa bangko. Mga ilang milyon pero late lang mga parte namin lahat. Yung ibang kasamahan ko, bago magparte, may mga mamamatay din kasi bawal kasi yung magreklamo ka ng ilang parte mo. Ang sinasabing grupo ay ang splinter group na binuuraw mula sa orihinal na kuratong baleling group na pinumunuan noon ng ama ng alkalde na si Octavio Parojinog Sr. Isa lang ang naturang grupo sa iba't ibang criminal groups na binuo ng buwagi ng gobyerno ang kuratong baleling na unang binuo para labanan ang mga rebelding grupo noong dekada 80. Kwento pa ni alias Ronald, minsan na rin daw na ipagkatiwala sa kanya ng kapatid ng alkalde na si Ricardo Parojinog ang pag-aangkat ng iligal na droga mula Maynila papuntang Ozamis. Ang misis daw ni Mayor Reynaldo Sr. na si Susan ang nangangasiwa sa partehan ng kita rito. Siya lang ang protector, siya lang ang magpaprotekta kasi mayor siya, bawal. Kaya doon sa kay Ma'am Susan, pumunta yung droga bago kay Ardo. Bukod dito, isa rin daw si alias Ronald sa direktang tinatawagan ng pamilya Parojinog oras na may mga gusto silang ipatumba. Noon, pumatay ako, lipas ng mga tatlong araw o dalawang araw, patay naman, yun naman ang pumatay na naman agad. O, patayin din kami pag hindi kami ano sa utos nila. Aminado si Ronald na malaki ang kinikita niya roon. Bawat bangko raw na nilolooban ng kanilang grupo, 200,000 pesos agad ang kanyang komisyon. 20,000 pesos naman sa kada itinutumba niyang tao. At may nasa 150,000 pesos din daw siyang komisyon mula sa drug operations umano ng pamilya. Noon pa lang, alam daw niyang mahirap makawala sa trabahong kanyang pinasok. Kapag mayroon kang sasandala na pupuntahan na gobyerno, ma'am, na dapat yun ang hingian mo ng tulong na magbago ka na, ibibigay ka rin, ma'am. Mamamatay ka rin. O, kasi sila ang mga dito, halos buong Pilipinas sila. Kaya nang mabalitaan niya ang nangyari sa pamilya Parojinog sa raid noong Linggo. Parang nasabunutan kami na, ma'am. Hindi lang kaya ko. Daming, maraming tao, ma'am. Mabigat pa rin. Mabigat, ma'am. Kasi dami ng buhay ng mga inutang, ma'am. Panginoon na lang ang inasahan ko, ma'am, na sa pagbabagong buhay ko, ma'am. Ang mga revelasyon ni alias Ronald, pinabulaan na ng mga kaanak ng pamilya Parojinog. Walang grupo ang Parojinog, walang grupo o Samis group, wala yan, wala. Yan ang totoo. Wala yan. Ano po mensahe mo? Sa mga tao lang yan, sa mga tao lang yan. Gawa-gawa na lang nila. Katarungan ang panawagan ng kanilang pamilya. Justice lang ang hinihingi ko, sir. Sa pag-usad ng investigasyon sa nangyaring raid sa mga Parojinog, binalikan kanina ng Internal Affairs Service ng PNP ang bahay ng alkalde. Sinuyod ng PNP IAS ang loob at labas ng compound at kinausap ang mga kapitbahay na posibleng nakasaksi sa raid. Pag-serve nila ng warrant to pares kung tama, saka yung by the use of yung sa shooting incident kung talagang use nila in self-defense. Kung nagpalo sila doon sa police operational procedure. May panawagan naman ng hepe ng Ozamis Police na si Chief Inspector Jovi Espinido sa kapatid ni Mayor Reynaldo Sr. na si Ricardo Ardot Parojinog. Huwag ka na lang maglayas ng Singapore, Ardot. Malisya, huwag na lang. Balik ka na lang dito at least bagong buhay ba?
Isa ang bahay ni board member Ardot Parojinog sa mga ni-raid ng pulisya noong Linggo kung saan ilang mataas na kalibre ng armas at pampasabog ang na-recover. Wala noon sa kanyang bahay ang board member. Sa gitna ng ilang tanong tungkol sa madugong raid na ikinasawi ng 16, naghain ng resolusyon sa Senado si Senator Laila De Lima para hilinging maimbestigahan ang nangyari. Bago nito, nauna nang sinabi ni Pangulong Duterte na suportado niya ang mga pulis na nagkasanang operasyon laban sa mga Parojinog. Ivan, natalakay natin sa ilang miyembro ng pamilya Parojinog itong bawat detalye ng salaysay na ibinigay sa atin ng nagpakilalang dating hired killer ng pamilya, at nanindigan sila na wala raw katotohanan ang mga bintang na yan. Nananawagan din sila sa lahat, sa publiko, na sana raw ay huwag husgahan ang kanilang pamilya dahil lamang sa mga akusasyon na wala pa rin namang ebidensya at basihan. Ivan. Itong si alias Ronald Rida, kailan siya tumiwalag mula sa ganyang buhay anya, yung life of crime, kasama ng mga Parojinog? At ang pangunahing tanong siguro ng marami, ano ang kanyang motibo sa paglantad ngayon at sinasabi niya yung mga bagay na yan? Okay, sa ating pakikipagkwentuhan sa kanya, Ivan, sinabi niya sa atin na after 20 years daw na siya ay naging bahagi nitong pamilya Parojinog sa ginagawa niyang iba't ibang klase daw ng mga krimen, hanggang sa doon nga sa pinaka worst yung pagpatay nga daw, ay nung daw last year lamang ay na-realize niya na gusto na niyang tumalikod. At ang naging turning point daw sa kanya ay nung sariling anak daw niyang babaeng panganay ay muntik na raw ma-rape ng isang drug addict. Yan yung kwento niya sa atin. Bukod dyan ay nung pumasok na raw ang administrasyong Duterte at nagsimula na yung operasyon kontra droga, at nagsunod-sunod na yung mga napapatay dahil daw dun sa intensified drug operations ng pulisya, natakot na raw siya na baka raw isunod na ang kanilang hanay. Kaya't nung pumasok itong si Chief Inspector Jovi Espinosa na ngayon ay hepe ng Ozamis City PNP, dahil meron daw siyang imahe na talagang stricto raw dun sa kanyang pagpatay o sa pagdisiplina doon sa mga nasa drug list o nasa narco list ng Pangulong Duterte, ay natakot na raw itong si alias Ronald, at talagang sinabi raw niya sa sarili niya na kusang loob daw siyang pupunta na dito sa tanggapan ni Espinosa, at siya raw ay susuko at makikipagtulungan na, Ivan. So sa ngayon, under custody siya, under police protection, itong si alias Ronald Rida? Well, actually, Ivan, yung bagay na yan ay hindi natin pwedeng ilabas sa ngayon, dahil kapag natatakot kasi itong si alias Ronald, dahil kung sabihin natin daw na sa kustodiya siya ng pulisya, ay natatakot siya na baka mabilis lamang siyang matrace. Pero sa ngayon, kami ay kasi ay nag-usap sa isang lugar na wala ring makakaalam, dahil talagang napaka-sensitibo raw nitong lahat ng naging record niya over the past 20 years, na talagang alam niya na baka wala na nga siyang balikan na normal na buhay hanggang ngayon, kahit na tumalikod na raw siya dito sa kanyang ginagawa, Ivan. Maraming salamat, Rida Reyes.